Rendel Tagalog Love Stories presents Sergeant Rivera, put your phone in silent mode. Napukaw ang pagkatulala ni Jenny dahil sa galit na singhal ng kanilang lieutenant. Hindi niya namalayan ang pagtunog ng cellphone niya at nakalimutan niya rin itong i-silent. Sorry po. Sagot nito at agad na sinilent ang kanyang telepono. Napayuko na lamang si Jenny dahil sa kahihiyan. Pinagtatawanan din siya ng ibang tao sa loob ng office. Ipinatawag sila para pag-usapan ang magaganap na pagsugod nila sa lungga ng mga sindikatong nagbebenta at nangunguha ng mga bata. Kinakailangan na nilang mapuksa ito para sa ikabubuti ng lahat. Sergeant Rivera, sasama ka sa operation nila Captain Javier next week. Sambit sa kanya ng kanilang lieutenant. Yes po. Napanguso na lamang si Jenny. Makakasama na naman niya sa operasyon ng captain nilang suplado pagdating sa kanya. Minsan, iniisip na lamang niya na lagi itong may dalaw dahil sa laging pagsusungit nito sa kanya. Dismissed, sabi ng kanilang lieutenant. Nagsitayuan naman silang lahat at sumaludo dito bago lumabas ng opisinang yun. Grabe, akalain mong pulis si Jenny ang hinahina naman niya. You're right, Savannah. Ang hinahina niya at laging pabigat sa mga operasyon. Let's go na, Cindy. Andito na palang dakilang mahina. Napahinga na lamang si Jenny at hindi pinansin ang dalawang babaeng pinag-uusapan siya. Bukod kasi sa kapitan nila, ang dalawang yun ang pinaka-basher niya sa buhay. Laging nakikita ng mga ito ang pagiging mahina niya. Nagtungo na lamang si Jenny sa opisina ng kanilang colonel. Hindi lingid sa kaalaman ng mga tao sa opisina na siya ang nakababatang kapatid ng kanilang colonel. Hindi ito alam ng lahat, maliban na lamang sa dalawang babaeng pulis na malapit sa kanya, sina Summer at Sammy. Sa pag-aakalang mag-isa lang ang kapatid sa loob ng opisina, hindi na nag-atubiling kumatok pa si Jenny at basta na lamang pumasok sa loob. Ngunit malaking pagkakamali pa lang ginawa niya. Dahil nasa loob din ng opisina, ang kapitan nilang ubod ng sungit pagdating sa kanya. Sergeant Rivera, hindi ka ba marunong kumatok? Sa lubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Napakamot na lamang sa ulo si Jenny at bahagyang napayoko. Sorry po, Captain. Next time, knock the door first. Tumayo ang Captain. Ano pang silbi ng kamay mong yan kung hindi ka man lang marunong kumatok? Pabayaan mo na, Captain. Sumabad naman si Colonel sa usapan dahil napansin niya ang pagnguso ng kapatid. Mauuna na ako. Sumaludo ang captain sa kanilang colonel. Sumaludo naman ang lalaki din sa isa pa. Mabilis na umiwas ng tingin si Jenny nang umikot paharap sa kanya ang kanilang captain. Aren't you gonna salute at me? Masungit na tanong nito. Mabilis namang sumaludo si Jenny dito. Sumaludo rin sa kanya ang captain nila bago tuluyang lumabas ng opisina. Sasama ka raw sa operation next week? Tanong sa kanya ng nakatatandang kapatid na nagngangalang Kael Mendoza. Hindi sila pareho ng last name dahil ang gamit ng kapatid niya ay ang last name ng kanilang ina. Opo, pinasama ako ni Lieutenant dahil baka raw makatulong ang katalinuhan ko sa misyon. Masyadong delikado. Nag-aalala lang, sabi ng kapatid niya. Jen, ayoko may mangyaring masama sa'yo. Alam mo namang dalawa na lang kayo ni Cloud sa buhay ko. Kuya, hindi ako mawawala. At walang mangyayaring masama sa akin, promise. Oo, mahina ako pagdating sa pakikipaglaban. Pero hindi naman ako agad mamamatay. Masyado kang excited ah. Natatawa pa ang biro ng dalaga sa kapatid. Napahinga na lang ng malalim ang kuya ni Jen at nilapitan siya. Saka siya nito niyakap ng mahigpit. Kuya loves you so much. Napapikit na lang si Jen ang halikan ni Kael ang kanyang noo. Pababantayan kita kay Sky. Napasimangot si Jen nang marinig ang pangalan ng captain nilang suplado. Kuya, huwag sa masungit na yun. Nakasimangot niyang angil. Ayoko sa kanya.
Siguradong susapladuhan lang ako nun. Natatawang humiwalay si Kael sa yakapan nilang dalawa. Kumain na nga lang tayo, kanina pa akong gutom. Sus, ang sabihin mo gusto mo lang pagchismisan ako eh. Lagi silang sabay na kumakain sa cafe, kaya ang mga kasamahan nila sa trabaho ay masama ang tingin sa kanila, lalo na sa mga kababaihan na kung titingnan sila ay parang magjowa dalawa. Kaya akala din ng mga katrabaho nila ay may relasyon silang dalawa. Lumabas ang magkapatid sa opisinang iyon. Agad naman silang pinagpiestahan ng mga tingin ng kanilang katrabaho. Kaya siguro nakapasok ay dahil sa koneksyon. Patulera pala sa nakakataas kagaya niya. Painusenteng titignan pero makati pala. Hindi na napansin ng dalawa ang bulungan ng tao. O baka, sinasadya na rin ni Jenny na hindi iyon pansinin dahil sanay na siya. Kahit gustong patulan ni Kaila mga kasamahan nilang laging pinag-uusapan ng kapatid niya, ay wala siyang magawa dahil ayaw ng kapatid ditong patulan niya pa ang mga yon. Nang marating nila ang cafeteria, ay mas maraming matang nakabantay sa kanilang dalawa. Tahimik lang na namili ng pagkain ang dalawa bago umupo. Dapat, lagi kang nagugulay. Napanguso na lang si Jenny nang ilagay ng kuya niya ang gulay na kinuha nito sa kanyang plato. Kainin mo lahat yan. Hindi nga kumuha ng gulay para hindi ako makakain. Tapos ikaw naman ang naglagay sa pinggan ko. Napasimangot na sambit ni Jen. Ninisihan lang siya ng kapatid at nagsimula ng kumain. Napailing na lang si Jenny at walang nagawa, kundi kainin niyon dahil alam niyang malalagot siya sa kuya niya. Ang sarap naman ng kain nila. Napangiti na lang si Jenny nang sumulpot ang dalawang kaibigan niyang si Sammy at Summer. Naupo si Sammy sa tabi niya, samantalang naupo naman si Summer sa tabi ng kanyang kapatid na ikinakisi niya. May lihim kasi na pagtingin si Summer kay Kael. At ganun din ang isa. Natanging si Jenny lang ang nakakaalam. Tapos na ako. Seryoso ang sabi ni Kael at mabilis na tumayo. Nagkatinginan na lamang silang tatlo nang tumakbo ito palabas ng cafe na para bang hinahabol ng kung sino. Nangyari dun? Tahang tanong ni Sammy. Nababaliw. Natatawang sagot naman ni Jenny. Ngunit ang kanyang pagtawa ay mabilis ding nawala nang maupo sa harapan niya ang suplado nilang captain. Captain! Sumaludo ang dalawa niyang kaibigan dito. Let's eat. Sabi na lang nito at tinaasan siya na isang kilay. Umiwas naman siya ng tingin at napatingin na lang sa pinggan niya na puro gulay ang laman. Now I know why you're weak and thin. Gulay na lang, hindi mo pa makain. Kumakain ako ng gulay. Pinapakain ako lagi ni Colonel ng gulay. Biglang nagsalubong ang kilay ng kanilang captain na ikinataka niya. Napaawang na lamang ang kanyang bibig nang ilagay ni Captain ang lahat ng gulay na nasa plato nito sa plato niya. Then starting from now, papakainin na rin kita ng gulay. Supladong sabi nito. Akmang sasagot siya rito, pero natigilan siya nang samaan siya nito ng tingin. Hindi alam ni Jenny kung ilang beses siyang nagpabalik-balik sa banyo. Pinurga lang naman siya ng gulay ng suplado nilang Captain. Halos ipaubos nito sa kanya ang isang lalagyan ng gulay kanina. Hindi tuloy siya makakasama sa training nila dahil magdamag siyang nakatambay sa banyo. Ano, kaya mo pa? Nakangiwing tanong sa kanya ng kaibigan si Sammy. Bakit ka naman kasi lumantak ng maraming gulay? Si Captain kasi, di ko matanggihan kaya kinain ko na lang. Napailing naman ito at inalalayang makatayo si Jenny. Palakad pa lang sila pero muli na namang sumakit ang tiyan niya. Mabilis naman itong lumayo sa kaibigan at tumakbo pabalik sa banyo. Halos maiyak siya na makitang puno ang cubicle. Dahil hindi niya nakinaya, pinili na lamang niya sa CR na panlalaki pumasok para dumumi. Kakainis ka, Captain. Inis na sabi ni Jenny nang ma-flash niya ang kanyang dumi. Hindi naman ako kambing pero pinurga mo ako sa dahong gulay. What did you say? Natuod na lamang si Jenny sa kanyang kinatatayuan nang bumungad sa kanya ang kanilang captain na mabuksan niya ang pinto ng cubicle. Ha, Captain,
Wala po yun. Joke. Joke lang po. Tinaasan siya nito na isang kilay at tiningnan mula ulo hanggang paa. Ilang sandali lang ay may binalibag ito sa kanya. Agad niya namang nasalo. Drink that and take a rest. You need energy for your double time training. Bago pa siya makasagot, ay agad na siya nitong nilayasan. Ano, ayos ka na? Papahinga ako sa dorm natin. Mukhang papasabah ako sa training bukas. Tumango lang si Sammy at inalalaya na siya hanggang sa makarating sila sa dorm. Iniwanan na siya ni Sammy dahil may ipapasa pa itong report sa kanilang colonel. Nagtungo naman si Jenny sa kusina nila at ininom ang gamot na binigay ng kanyang captain. Matapos siyang uminom, napagdesisyonan niyang matulog para makabawi ng lakas. Nagising na lamang siya nang may marinig na ingay mula sa labas ng silid. Agad siyang tumayo at lumabas. Ate! Kusang umusli ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na si Cloud. Nasa salas ito at nakikipaglaro sa kanyang kuya. Cloud! Patakbo siyang lumapit dito at mahigpit itong niyakap. Namiss kita, ate. Sabi sa kanya na nakababatang kapatid. Namiss din kita. Humiwalay siya sa yakap at pinupog ito ng halik sa pisngi. Sinong naghatid sa'yo? Sinundo po ako ni kuya. Sagot nito. Bukas daw po ako uuwi, ate. Tabi po tayo matutulog. Napangiti na lamang si Jenny at muli itong niyakap. Hindi na masakit ang tiyan mo? Tanong sa kanya ni Kael. Umiling naman si Jenny. Maayos na ako, kuya. Tumango ito at tumayo. Ikaw na munang bahala kay Cloud. Itatapusin na ako report na ipapasa ko kay General. Sige. Sumaludo si Jenny sa kuya at ginaya naman ni Cloud. Sumaludo rin sa kanila si Kael bago tuluyang tumalikod at umalis. Ate, ate, may nakita akong USB sa teddy bear ko. Baka po may movie to. Tara, panoodin natin. Ibigay mo muna yan sa akin. Titingin ko muna ang laman. Tumango naman si Cloud at inabot kay Jenny ang USB. Pumasok naman si Jenny sa loob ng kwarto at tinago ito sa kanyang closet. Pakiramdam kasi ni Jenny ay mahalaga ang nilalaman niyon. Posibleng, may connection din niyon sa mga magulang nilang yumao. Dating alaga din ng batas ang kanilang mga magulang. Pero namatay ang mga ito dahil sa isang misyon. Nakagaya ng misyon na gagawin nila. Kumain ka na ba? Tanong ni Jenny sa kapatid. Opo, pinakain na ako ni kuya. Sige, dito ka muna. Kailangan magluto ni ate. Kasi kakain din ako. Ginulo niya ang buhok nito bago magtungo sa kusina at magluto ng kanilang hapunan. Tuwing hapunan kasi ay hindi sila kumakain sa cafe. Sa dorm na sila kumakain at siya ang tagaluto. Ilang saglit lang ay natapos na siya sa ginagawa. Inihain niya mga ito bago magtungo sa sala. Nandun ang dalawang kaibigan niyang kasama sa dorm na sila Summer at Sammy. Nakikipaglaro ito sa kapatid niyang bunso. Kakain na! Hala, nakalimutan ko yung coke at ice cream natin sa cafe. Ako nang kukuha. Presenta ni Jenny. Bibilhan ko na rin kasi ng gata si Cloud. Baka hindi makatulog kapag hindi nakainom. Lumabas ng dorm si Jenny at nagtungo sa cafe. Lumapit siya sa may cashier at sinabi dito ang naiwan na ice cream at coke ni Sammy. Bumili na rin siya ng gatas para sa nakababatang kapatid. Are you planning to make salad on your stomach? Natigil siya sa paglalakad pabalik ng dorm nang makasalubong niya si Captain Sky. Kagagaling mo lang sa diarrhea tapos ganyan ang kakainin mo agad? Ah, hindi po sa akin to. Nakatungong sagot niya. Sa mga kaibigan ko to. Tinaasan siya nito ng kilay. Hindi ako naniniwala na hindi ka titikim ng mga yan. May inilahad ito sa kanyang isang Dutch Mill yogurt. Ito ang inumin mo. This will be good for you. Para rin may energy ka bukas dahil sa doubling training mo. Kinuha naman iyon ni Jenny. Salamat po. Siguraduhin mo hindi ka pabagal-bagal bukas ha. Tinapik siya nito sa balikat bago ito tuluyang umalis. Pigil ang ngiting. Naglakad si Jenny palayo sa cafeteria.
Malakas din ang kabog ng dibdib niya na parang may tumatambol dito. Hindi siya makapaniwalang kinausap siya ng captain nila nang hindi siya sinusungitan. Alas 4 pa lang na madaling araw, ay tumunog na ang malakas na alarm na nagpagising sa lahat. Ganitong oras din sila nagtitraining. Wala munang ligo-ligo, training kaagad. Agad nang nagbihis sila Jenny at dumiretso sa training field. Iniwanan niya muna ang nakababatang kapatid na natutulog pa rin. Iniwanan niya na rin ito ng almusal para kung sakaling magutom ay may kakainin. Warm up! Sigaw ng captain nila na agad naman nilang ginawa. Rivera, come here! Tumindig naman si Jenny at lumapit sa kanilang captain. I will be the one to train you. Sabi nito sa kanya. Double training ka ngayon dahil hindi ka nag-training kahapon. Tumango lang si Jenny. Okay, start running. Agad namang tumakbo ang mga kasama niya. Samantalang siya ay naiwan kasama ang captain nila na may supladong aura na naman. 50 laps, sabayan mo ako. Nagsimulang tumakbo ang captain nila. Napatulala muna si Jenny bago ito habulin. Hindi niya inaasahan ng 50 laps. 20 laps pa nga lang ay parang hihimatayin na siya. Paano pa kaya 50 laps? Pakiramdam ni Jenny ay matutorture siya ng kanilang captain. Inabot na sila ng araw ng pagtakbo. Tapos na mga kasama nila sa pagtitraining, pero sila ay katatapos pa lamang. Pagod na nagpahinga si Jenny sa lapag habang habol ang hininga. Ayoko na! Hinihingal niyang bulong. Mamamatay na yata ako. Stand up, Rivera. Sigaw ng kanilang captain. Nakasimangot naman siyang tumayo at naglakad palapit dito. Ayoko na po. Hindi ko na kaya tong training mo. Mamamatay na yata ako eh. Mas mamamatay ka sa gagawin nating misyon kung hindi ka magsiseryoso. Kung hindi ka lamang kasama sa misyon, hindi naman kita pahihirapan ng ganito. Captain, kaya ko naman po. Hindi ka maililigtas ng pagiging matalino mo. Sa oras ng barilan, kailangan bala rin na ipanglaban mo. Kaya kumilos ka na. Wala naman itong nagawa at tumango na lang. Ang dami nilang ginawang training. Tinuruan din siyang bumaril ng kanilang captain. At ni isa sa mga target ay wala siyang tinamaan. Hindi naman nakita ni Jenny na nagpikon nito. Pinatigil lamang nito ang training nang makita ng kanyang captain na hindi niya talaga kaya. You're being slow again. Ano, kaya pa ba, Rivera? Umiling lang si Jenny at kumapit sa kwelyo nito. Dahil sa ginawa niya, ay napaatras ang captain kaya nawalan nito ng balanse. Bumagsak ang captain sa lupa at siya naman ay nasa ibabaw nito. Parehong gulat ang mababaka sa mukha nilang dalawa. Magdamag mo ba kung balak gawing higaan, Rivera? Tanong ni Captain Sky kay Jenny. Nataranta naman si Jenny at mabilis na tumayo. Malakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso. Lingid sa kanyang kaalaman ay ganoon din ang pakiramdam ni Captain Sky. Magpahinga ka na. Anito sa kanya. Tumango lang si Jenny at nagmamadaling umalis ng training field. Dumiretso siya sa kanilang dorm at wala siyang nadat ng tao sa loob. Mukhang inihatid na ng kanyang kuya kaya lang kapatid niyang si Cloud pabalik sa tiyuhin nila. Napailing na lang si Jenny at saglit na mahinga bago maligo. Pinatuyo ng dalaga ang kanyang buhok bago pinusod sa kalumabas ng dorm. Dumiretso siya sa cafeteria para kumain ng tanghalian. Natanaw niya ang nakatatandang kapatid habang kumukuha siya ng pagkain. Kasalo nito sa table ang mga kaibigan kabilang na si Captain Sky. Makikiupo, sabi niya at naupo sa tabi ng kapatid. Sobrang close niyo ata, sabi ni Cairo. Nakakataas din ang tungkulin nito sa kanya. Super! Mabait kasi itong si Colonel, pogi pa. Gusto mo pala sa mabait, bakit kasi laging sinusungitan? Dinadaan kasi sa pagsusuplado ang nararamdaman. Hirit din ni Kael na parang may alam na sa mga nangyayari. Nagtataka naman si Jenny sa mga inaasta ng kasama sa lamesa. Ipinagsawalang bahala niya lamang ito at nagpatuloy sa pagkain. Tantanan niyo ako. Inis na sabi ni Captain Sky sa mga kaibigang kinakantsawan siya.
Ano bang gusto mo sa lalaki? Tanong ni Cairo kay Jenny na ikinagulat ng dalaga. Napatingin naman si Jenny sa kuya niya. Yung mabait, family-oriented, may respeto, always priority si Lord, yung malakas at yung kaya ko ipagtanggol. Patay, sa last niyang yata pasado ang manok natin. Natatawang sabi ni Will. Nagulat na lang si Jenny nang padabog na tumayo si Captain Sky nila at umalis. Nagsipagtawa na naman ang mga kasama nila sa table na parang sobrang tuwang-tuwa sa nangyayari. Napailing naman si Jenny at tinapos na lang pagkain. Una na ako. Paalam ni Jenny at sumaludo sa mga ito. Sinaluduhan din niya ang mga ito habang tumatawa. Napailing na lang si Jenny bago umalis sa cafe at naglakad patungo sa office niya. May tatapusin pa pala siyang report na kailangan niyang ipasa sa kapitan nilang masungit. Nang makarating siya ng office, ay agad siyang dumiretso sa lamesa at ginawa ang reports na ipapasa. Malapit na pala yung mission natin, sabi ni Sammy na kasama niya sa opisina. Next week na kaagad? Sabi naman ni Summer na dagdag din na kasama nila doon. Kinakabahan ako, pag-amin ni Jenny. Delikadong lugar yun at delikadong sindikato ang kakaharapin natin. Kaya natin to. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa'yo. Maraming salamat. Nakangiting sabi niya at tumayo. Hatid ko lang itong reports kay Captain Sungit. Baka masinghalan ako eh. Natatawang tumango ang mga kasama niya. Kaya lumabas na siya ng opisina at dumiretso sa opisina ng lalaki. Tatlong beses siyang kumatok bago binuksan at pinto at pumasok. Captain, ito na po yung reports. Inilapag ni Jenny ang mga papel sa lamesa nito. Nandiyan na rin po lahat ng mga pinapagawa niyo sa akin. Tumango lamang ito. Sige po. Are you sure about your decision? Nagtaka si Jenny sa sinabi ng captain nila. Sigurado ka nang ayaw mo sa lalaking suplado sa'yo? Po? First priority ko rin si God. I'm family oriented too. I have respect and I can protect you too. Pumalya lang ako sa mabait. Sabi nito, ayaw mo sa suplado? Pag-isipan mo mabuti, Jenny. Dahil kung hindi magbabago ang desisyon mo, pipilitin kong maging mabait para lang maabot ang standards mo. Napakurap-kurap naman siya at napatitig sa captain nilang ubod ng suplado. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya sa sinabi nito. Muli na namang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. You may go now. Seryosong sabi nito sa kanya. Basta pag-isipan mo mabuti. Hindi na siya sumagot. Dahil mabilis na siyang tumalikod at lumabas sa opisina nito. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Dahil sa mga salitang binitiwan sa kanya ni Captain Sky Javier. Kinabukasan ay balik na naman sila sa training. Hindi na gaanong nahirapan si Jenny. Dahil hindi na siya pinag-double training ng kanilang captain. Parang pakiramdam niya ay nagbawas ito ng paghihigpit sa kanya. Nice one, Jen! Cheer ni Sammy sa kanya. Nagkaroon sila ngayon ng race. Gumagapang sila sa putik at tumatalon sa mga gulong. Sayang-saya ang lahat sa nagaganap. Maliban lamang kay Jenny na hinihiling na sa kanyang isipan na matapos na ang nangyayari. Nice race, Vera! Bahagyang nagulat si Jenny nang biglang sumulpot sa kanyang harap si Captain Sky. Bago pa siya makasagot, ay agad siya nitong nilampasan dahil ito na ang susunod na kakarera. Sayang-saya ang lahat lalo na ang mga kababaihan habang nakatingin sa naglalabang si Captain Sky at Colonel Kael na nakisali na rin sa kanila. Red Team ang winner! Napatalo ng mga kasamahan ni Jenny dahil sila ang panalo. Kabilang na rin si Captain Sky. Hindi naman nakisaya si Jenny dahil pagod siya at gusto ng maligo. Iba talaga ang resistensya mo, Captain. Sabi ni Kael kay Sky na tumango lang. Pwede na kayong bumalik. Sabi ni Captain Sky sa lahat at naghubad ng kanyang t-shirt. Get some rest and lunch. We will have a meeting later. Tumango naman ang lahat kabilang na si Jenny. Bahagya pang namumula ang pisngi ni Jenny dahil sa pagtingin nito sa katawan ni Captain Sky. Jen, take a bath. Nilapitan ni Kael si Jenny. Hihintayin ka namin sa cafeteria. Sabay-sabay ulit tayong kumain.
Yes, Colonel. Agad nang tumalikod si Jenny at umalis sa training field. Naguunat pa ito at nagbabanat ng buto habang naglalakad. Ginaya naman siya ng dalawang kaibigan na sina Sammy at Summer. Nakakapagod, sabi ni Sammy. Kapag natapos ang misyon natin, mag-leave talaga ako ng 1 month. Sabat naman ni Summer sa isang tabi. Ako, mag-aasawa na ako kapag natapos to. Aalis na ako ng army at maghahanap ng foreigner. Hindi na nakapagsalita pa ang dalawang kaibigan niya dahil dire-diretso na siyang pumasok sa dorm nila. Dumiretso ito sa kanyang kwarto at nanguha ng damit bago dumiretso sa CR. Nang matapos siyang maligo at magbihis, ay lumabas na siya ng kwarto. Nadatnan na niya ang dalawang kaibigan sa labas na mukhang siya na lang hinihintay. Tara na sa cafe, gutom na ako, aya ni Sammy. Lumabas sila ng dorm at nagtungo sa cafe. Agad silang pumila at kumuha ng pagkain bago ilibot ang paningin para hanapin ang mga kasabay nila. Nakita naman agad ni Jenny ang kuya niya kaya agad niyang inaya yung dalawa. Colonel, sabi ng kapatid mo, kapag tapos na daw ang mission, magre-resign na siya at mag-aasawa. Sabi ni Summer kay Kael, Afam daw ang hahanapin. No ka ba? Joke lang yung Afam, no? Nakangusong sabi ni Jenny. Pero aalis na talaga ako ng army kapag natapos na ang misyong to. Importante lang kasi sa akin na magaganap na misyon natin dahil gusto kong isa ako sa makahuli sa pumatay sa mga magulang namin. I'll support you with that, sabi ni Kael sa kapatid. Magandang umalis ka na sa peligrong trabaho na to. Just focus in your own life, Jen. Thank you, kuya. Kuya? Gulat na sigaw ni Cairo, Will at Captain Sky. Hindi niyo pa rin gets? Natawa si Summer. Magkapatid silang dalawa. Tinitigan naman ang tatlo si Kael at Jenny. Ilang saglit pa, ay sabay na natawa si na Cairo at Will, maliban kay Sky na bumalik sa pagiging seryoso ang mukha. Paano ba yan? Mukhang may isang taong babait, sabi ni Cairo. Kaya pala may resemblance kayong dalawa? Sikreto muna, seryosong sabi ni Kael. May spy sa HQ. Hindi pwedeng malaman ng iba na dalawa ang sundalong anak ni Lieutenant Rivera at General Rivera. Pagtukoy ni Kael sa mga magulang nilang yumao, tumango naman ang mga kaibigan. So, paano ba yan, Captain? Mukhang tinutokso ka lang pala ni Kael at boto naman pala sa'yo. Pag-iiba ni Will sa usapan. Hintayin nating matapos ang misyon. Sagot ni Sky at tumingin kay Jenny na mabilis namang umiwas ng tingin. Hintayin ko mag-resign. Looking for husband pala eh. Hindi ko nililigawan. Alokin ko na agad ng kasal. Bulong ni Sky sa dalawang kaibigan. Una pa lang nakita ni Sky ang dalaga, ay tumibok na kaagad ang puso niya rito. Tanging kay Jenny lamang siya nag-focus at binaliwala ang mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Matagal niya na itong minamahal ng patago. Nagbalak siyang umamin sa dalaga, pero lagi siyang natitigilan tuwing nakikita niyang kasama ng dalaga ang colonel nila. Nagagalit siya at nasasaktan sa tuwing nakikitang masaya ang dalawa. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa sa dalaga, kaya simula nun ay lagi na siyang suplado rito at lagi niya na rin sinusungitan. Ngunit kahit ganoon pa man, hindi na yata mawawala ang pagmamahal niya sa dalaga. At ngayong nalaman niya na ang totoo, pakiramdam niya ay may chance na. Kahit ano pa mang mangyari sa misyon nila, kailangan niyang bumalik para pakasalan ng dalaga. Kahit pa, hindi niya sigurado kung may nararamdaman din ito para sa kanya. Papatunayan niya na tunay niya itong minamahal at wala nang iba pa. Magpapanggap na mag-asawa si Sergeant Rivera at Captain Javier, paliwanag ng Lieutenant. Nasa meeting lahat ng mga kasama sa misyon, at ipinaliliwanag sa kanila ngayon ang mga mangyayari sa misyon at kung paano ito gagalaw. Kapag natanggap na nila si Sergeant Rivera at Captain Javier ang mga bata, doon na tayo kikilos. Siguraduhin niyong maiko-cover ang lahat. Unahin niyo ang mga bata at ang mga nakatoka sa mga sindikato ay agad kumilos. Yes, sir! Sergeant Rivera, kapag kumilos na sila, matras ka kaagad. Tumango naman si Jenny. Ipaliwanag ko na naman ang mga gagawin niyo at kung saan kayo naka-assign. Pwede na kayong bumalik sa mga dorm at opisina ninyo.
Nagsaluduhan naman ang lahat bago lumabas ng kwartong iyon. Napahimas na lamang si Jenny sa sentido niya. Hindi niya maiwasang kabahan. Ang daming gumugulo sa kanyang utak. Natatakot siya na baka magkamali siya sa misyon. Natatakot siya na baka masira niya pa ang lahat. Nang makarating sa dorm, ay agad dumiretso si Jenny sa kanyang kwarto. Napahiga siya sa kama at iniisip ang gagawin niyang strategy para sa magaganap na misyon. Kailangan niyang masigurado na hindi siya makakagulo at hindi niya masisira ang plano. Napatigil lang si Jenny sa pag-iisip nang dumako ang kanyang tingin sa closet niya. Bigla niyang naalala ang USB na ibinigay sa kanya ni Cloud. Mabilis siyang tumayo at kinalkal ang USB doon. Nang makuha niya ito, ay agad niyang kinuha ang laptop niya at naupo sa kanyang kama. Isinaksak niya ang USB sa laptop niya. Naghintay lang saglit si Jenny hanggang sa sunod-sunod na files ang bumungad sa kanya. Kumabog ang dibdib niya at nakagat niya ang kanyang kuko dahil sa kaba. Isa-isa niyang pinindot ang mga files at halos maiyak siya sa kanyang natuklasan. Ang daming listahan ng mga sindikato doon at nakalista rin ang pinakapinuno nito. Ngunit ang hindi niya inasahan ay ang pangalan ng kanyang tito ang nakalista sa leader. May nakita siyang video na agad niyang pinindot. Tuluyan ang bumuhos sa mga luha ni Jenny nang makita ang mga kawawang bata na parang hayop na pinapatay. Hindi niya lubusang maisip na ganito ang nararanasan ng mga bata at hindi niya lubos isipin na ang itinuring niyang pangalawang ama at ang kapatid ng mama niya ang pasimuno ng lahat ng iyon. Mabilis na tumayo sa kama si Jenny at hinugot ang USB. Nagmamadali siyang lumabas ng dorm at mabilis na tumakbo patungong opisina ng kanyang kuya. Hindi siya nag-atubiling kumatok pa at basta na lamang pumasok. Nadatnan niya sa loob ang captain nila, ganun na rin sila Cairo at Will. Jenny? Kunot noong nilapitan siya ng kapatid. Bakit ka umiiyak? Kuya, kunin mo na si Cloud please. Kuya, kunin mo si Cloud sa bahay nila tito. Hindi siya pwede doon. Baka mapahamak siya. Anong nangyayari? Taka ang tanong nito. Ibinigay niya rito ang USB. Nandito ang lahat ng listahan ng mga sindikatong hinahanap natin. Huminga siya ng malalim. Kasama sa listahan ng pangalan ni General at Lieutenant. Mukhang balak nilang ihulog tayo sa isang patibong. Binigay ni Cloud sa akin ang USB na to na mukhang sinadyang iwan nila maman sa laruan ni Cloud. Kasama rin sa listahan ang pangalan ni Tito. At siya pa ang leader. Nagulat naman sila sa isiniwalat ng dalaga. Kuya, kumilos na tayo. Kawawa yung mga bata. Napanood ko kung paano sila gawing mga hayop. Kuya, baka magaya si Cloud sa kanila. Kailangan na natin siyang iligtas. Tumango naman si Colonel Kael at niyakap ang kapatid. Huminahon ka. Kumikilos na ako. Tumango naman si Jenny at nagpunas ng luha. Captain, sasama ka sa akin para arestuhin ang tiyo ko. Binalingan ng tingin ni Kael ang dalawang kaibigan na sina Will at Cairo. Palihim niyo ipaalam sa ibang tauhan ang nangyari. Utusan niyo ang ibang lumabas para makasama sa amin ni Will. Tsaka magsama ka ng taong aaresto kay General. Cairo, siguraduhin mong hindi makakalabas sa base si Lieutenant. Copy. Agad na lumabas si Will at Cairo sa opisina. Jenny, maiwan ka na rito. Sabi ni Kael. Kami na ang bahala kay Cloud. Mag-iingat ka, kuya. Nagsimula nang kumilos ang lahat para sa gagawing bigla ang operasyon. We'll be back with your younger brother. Nilapitan ni Captain Sky si Jenny at niyakap. Stop crying, Jenny. Everything will be okay. Napangiti si Jenny at humiwalay sa yakap. Mag-iingat ka, suplado. Napangisi si Sky. Noted, ma'am. Umalis na sila Captain Sky kasama ang ibang mga tauhan. Pati si Will na aaresto sa General ay umalis na rin. Naiwan ang iba sa base para siguraduhin hindi makakatakas ang Lieutenant. Sergeant Rivera. Natigilan si Jenny na makitang palapit sa kanya ang Lieutenant. Nakita mo ba ang Colonel? May report kasi ako ipapasa sa kanya. Umalis po siya eh. Sagot ni Jenny. At pasimpleng nilingon ang dalawang kaibigan na pasimpleng nakamasid sa mga nangyayari. May importanteng lalakarin daw po.
Napatango si Lieutenant. Hindi inaasahan ng lahat ang mabilis na pagkilos nito. Sa isang iglap, ay bihag na nito si Jenny at may baril nang nakatutok sa sentido ng dalaga. Ibaba niyo ang mga baril niyo o mamamatay ito. Galit na sigaw ng Lieutenant. Sumuko ka na, Lieutenant. Alam namin ang bahong tinatago mo. Seryoso ang sabi ni Cairo. Hindi, hindi ako susuko sa mga walang kwentang katulad niyo. Galit na singhal nito at diniinan ng baril sa sentido ni Jenny. Masyado ka kasing madaldal. Mahina ka naman. Nasira na tuloy lahat ng plano namin. Mas malaki ang kasong kakaharapin mo kung hindi ka pa susuko. Seryoso ang sabi ni Jenny kahit sobrang kinakabahan na siya. Wala kang mapapala sa pagmamatigas mo, Lieutenant. Bagsak na kayo. Ngunit humalakhak lang ang lalaki. Hindi ang isang mahinang kagaya mo ang magpapabagsak sa amin. Napapikit na lamang si Jenny at napadaing nang barilin ng Lieutenant ang kanyang kanang binti. Naalerto naman ang lahat, pero wala silang magawa dahil baka mapahamak ang isa nilang kasamahan. Lagot ka kay Captain, siguradong tatagtarin ka ng bala. Nakangising sabi ni Summer, tumahimik. Napapikit na lamang si Jenny at tinawag sa kanyang isipan ang isang pangalan na sa palagay niya makakatulong sa kanya. Si Captain Sky Javier. Sa kabilang dako naman ay pinaliligiran ng mga army ang buong bahay ng tiyuhin nila Jenny. Walang emosyong naglakad papasok sa bahay si Kael. Kasunod si Captain Sky na ganoon din ang emosyon. Napadalaw ka yata. Bungad sa kanya ng tiyuhin na siyang nag-aalaga sa nakababatang kapatid nilang si Cloud. Tinutukan ka agad ito ng baril ni Kael. Arestado ka, Neil Mendoza. Malungkot na napangiti si Neil at itinaas ang dalawang kamay. Alam niyo na pala. Hindi ko akalain magagawa mong bagay na yun. Kinuha ni Kael ang posas niya at pinusasan nito. Naging mabait ang mga magulang ko sa'yo. Pero ganito ay ginanti mo sa kanila. Pinatay mo sila. At pinagsisihan ko yun. Malungkot na sagot ni Neil. Kung hindi lang ako naging takot, dapat ay buhay pa sila. Ganun na rin ang tita mo. Tito, bakit mo ginawa ang bagay na yun? Malungkot na tanong ni Kael. Binlockmail ako ni General. Siya ang totoong pinuno ng sindikato at pangalan ko lang ang nilagay niya. Napahinga ng malalim si Neil. Isisiwalat niya raw ang baho ko kapag hindi ako sumunod sa kanya. Mahal ko ang trabaho ko, kaya pumayag ako kahit na mali. Pero sa huli, ay tinrider lang nila ako. Tinapon lang nila ako na parang basura at hinayaang mabuhay sa takot at konsensya. Ginusto kong umamin, Kael. Pero sa tuwing lalapit ako sa mga nakakataas ay nalalaman niya. Bakit hindi ka sa akin lumapit? Dahil nagbanta siya na papatayin niya kayo. Kael, napamahal na kayo sa aking tatlo ng kapatid mo. Ayokong pati kayo ay madamay at mawala. Sagot ng kanyang tiyuhin. Handa na akong isiwalat ang lahat, Kael. Handa na akong ilabas ang mga baho nila. Handa na akong harapin ang kasalanan ko. Aasahan ko ang pagsisiwalat mo. Sabi ni Kael. Kuya! Kuya! Mabilis na nilingon ni Kael ang nakababatang kapatid at sinalubong niya ito ng yakap. Susunduin mo na po ako? Oo, sa amin ka natitira. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang pumasok ang isang tauhan nila. Colonel! Sumaludo ito. May tawag mula sa HQ. Ginawang hostage ni Lieutenant Sergeant Rivera at may tama raw ito. Walang sinayang na oras si Captain Javier at mabilis na nanakbo palabas ng bahay. Sumakay agad ito ng sasakyan at mabilis itong pinaandar patungong HQ. Hindi niya maipaliwanag ang galit at takot na nararamdaman. Nagalit siya sa Lieutenant at natatakot siya dahil baka may mangyaring masama sa babaeng minamahal niya. Lahat ng mga kasabayan niyang sasakyan ay gumigilid dahil sa lakas ng kanyang busina. Walang nagtatangkang humarang sa daraanan niya. Ang dalawang oras na biyahe ay naging kalahating oras lamang dahil sa sobrang bilis niya magpatakbo. Imbis na dumaan siya sa harapan, sa likod ng HQ, doon siya dumaan at dumiretso sa kwarto kung saan may mic na nakakonekta sa buong speaker na headquarters. Rivera, buhay ka pa ba? Nagulat ang lahat ng nasa loob ng HQ.
lalo na si Jenny, nang biglang tumunog yung speaker. Tila, bigla siyang nagkaroon ng lakas matapos marinig ang boses ng lalaking kanina ay tinatawag lamang niya sa kanyang isipan. Sobrang hinang-hina na kanina si Jenny at hindi niya alam ang gagawin. Pero nang marinig niya ang boses ng taong yon, ay parang nanumbalik ang lakas niya at nagkaroon siya ng pag-asang mabuhay. Alam kong naririnig mo ko. Napangiti na lamang si Jenny. Huwag kang mamamatay. Pilitin mong lumaban. Kahit ano pang mangyari. Madalas kitang sungitan hindi dahil ayaw ko sa'yo. Sinusungitan kita dahil nagsiselos ako sa pangiti mo kay Colonel. Pero nang malaman ko ang totoo, nabuhayan ako ng loob. Jenny Rivera, gustong gusto kita. Mali. Mahal na mahal kita. Una pa lang mahal na kita. Kaso, natatakot akong umamin dahil baka masaktan lang ako. Hindi alam ni Jenny kung matutuwa siya o maiinis. Paano nito nagawang mag-confess sa ganitong pagkakataon? Hindi ba sabi mo kapag natapos ang misyon na to ay magre-resign ka na at mag-aasawa? Ako ang makakaharap mo sa altar sa oras na matapos ang misyon na to. Hindi na kita liligawan pa. Ihaharap ka agad kita sa altar para wala ka ng kawala pa at akin ka na. Dagdag pa nito. Marami pa akong gustong sabihin kaya huwag kang mamamatay. Magpakita ka, Javier. Galit na sigaw ng lieutenant. Huwag kang duwag. Jenny, naalala mo ang tinuro ko sa'yo? Napaisip bigla si Jenny at may bigla siyang naalala pero natatakot siyang hindi iyon magawa ng tama. Alam kong magagawa mo yun. Naniniwala ako sa'yo. Napapikit si Jenny. 10 segundo, Jenny. Darating ako. Nawala biglang nagsasalita sa speaker. Huminga ng malalim si Jenny at nagsimulang magbilang ng 10 segundo sa kanyang isipan. Nang makasampu siya, ay mabilis siyang dumilat at ginawa ang training nila ni Captain Sky. Mabilis niyang inilayo ang baril sa kanyang sentido at siniko ang tiyan ng lieutenant. Mabilis na umikot si Jenny paharap at sinipa ang ari nito. Susuntukin niya pa sana ito sa lalamunan, kaya lang ay tuluyan na siyang nanghina at bumagsak. Bago pa siya tuluyang lumagapak sa sahig, ay may mga braso nang sumalo sa kanya at inilayo siya sa lieutenant. Agad namang nagsikilo sina Summer at hinuli ang lalaki. Malakas pa binatukan ni Sammy at Summer ang lieutenant dahil sa sobrang inis at gigil. Ambulance! Sigaw ni Sky at binuhat si Jenny na nawala na ng malay. Bilisan niyo! Hindi pwedeng mamatay ito! Mabilis namang lumapit sa kanya ang medical team. Inihiga ni Captain Sky si Jenny sa stretcher at hinalikan sa noo. Susunod ako sa ospital. Sabi nito sa dalaga. I love you. Tuluyan nang umalis ang ambulance sa kayang katawan ni Jenny. Napaigting naman ang panga ni Captain Sky at binalingan ang tingin ng lieutenant na ngayon ay bitbit ni Cairo. Mabilis niya itong sinugod at pinaulan na ng suntok. Agad naman siyang inawat ni Cairo. Captain, gusto ko tang pabayaan kaso malalagot tayo. Maayos na si baby girl mo. Kumalma ka na. Tama na. If something happens to my girl, I will fucking cut you into 3. Galit na sabi at duro ni Sky sa lalaking lieutenant. Wala akong pakialam kung habang buhay ako sa kulungan. Hahatiin talaga kita. Captain, baka hindi na kayo makasal niya ni bebe mo. Sabi ni Summer. Pumunta na lang tayo ng ospital. Doon na dumiretso si Colonel. Sabi naman ni Sammy. Tumangu lang si Captain Sky at mabilis nang sumakay ng sasakyan. Agad itong pinaandar ni Captain Sky nang makasakay ang dalawang kaibigan ni Jenny. Sa buong biyahe, ay kay Jenny lamang lumilipad si Sky. Sobra ang pag-aalala niya sa babaeng minamahal. Captain, nag-text sa akin si Will. Nadakip na rin daw si General. Tinanguan lamang ni Sky si Sammy. Nang makarating sila sa ospital, ay mabilis na bumaba si Captain Sky at nagtatakbo papasok sa loob. Hindi na siya nagtanong sa information desk at basta na lamang tumakbo patungong OR. Hindi naman siya nagkamali sa pinuntahan dahil nadatnan niya sa labas ang kapatid ng kanyang iniibig na nakaupo at naghihintay. Kumusta siya? Nag-aalala niyang tanong. Inooperahan pa rin. Napaupo naman si Sky at nakutkot ang kanyang kuko dahil sa sobrang kaba at takot. Malakas po si ate. Napalingon si Sky sa nakababatang kapatid ni Jenny.
Huwag ka pong malungkot. Mamaya po lalabas na si ate. Tumango lang si Sky sa bata. Halos isang oras at kalahati pa silang naghintay sa labas ng OR bago ito bumukas. Agad na lumapit si Sky sa doktor na parabang siya talaga ang kaanak. Kamusta po ang asawa ko? Tanong ni Sky sa doktor. Stable na ho, sir. Magigising din po siya mamaya-maya lang. Ihahatid na po namin siya sa kwarto niya. Mamaya-maya lang, sir. Nataranta naman sila nang bigla na lamang bumagsak si Sky. Hinimatay ito. Natatawa at napailing na lang si Kael dahil alam niyang sobrang kinabahan at nag-alala ang lalaki para sa kapatid niya. Maraming masakit kay Jenny nang magising siya. Lalo na ang kanang binti niya. Pakiramdam niya ay may humahampas dito. Hindi niya maiwasang maluha ng maalala ang nangyari. Buong akala niya ay mamamatay na siya. Akala niya ay huling araw niya na sa mundo. Ate! Napalingon si Jenny sa gilid nang marinig ang boses ng nakababatang kapatid. Nakita niyang nakaupo si Cloud sa isang sofa, katabi si Kael at si Sky. Nandito rin ang dalawa niyang kaibigan, pati na rin sina Will at Cairo. Nahuli ba sila? Pinunasan niya ang mga luha niya. Kuya, pahinging tubig. Akmang tatayo si Kael, kaya lang naunahan siya ni Sky. Mabilis itong nilapitan ng dalaga at binigyan ng bottled water na may straw. Itinapat niya iyon sa bibig ni Jenny na kaagad namang ininom ng dalaga. Salamat. No worries. Sagot nito at napaupo sa kama niya. As what I have said yesterday, I still have many confessions for you. Javier, kalmahan mo. Hintayin mo muna makarecover ang kapatid ko. Huwag mo muna ulit biglain. Bahagya namang umusli ang nguso ni Sky sa mahinang tawa ni Jenny. Ikaw ah, kaya pala ang suplado mo kasi crush mo ko? Panunokso ni Jenny kay Sky. Kung di mo lang ako dinadaan sa pagsusuplado mo, baka naging madali ang pag-uusap natin. Napahagat si Sky sa ibabang labi niya. What do you mean? Wala akong pag-asa? Bakit? Susuko ka na? Tanong sa kanya ni Jenny. No. Ang tagal kong naghintay, ngayon pa ba ako susuko? Mas gugustuhin ko pang tumandang binata kaysa mag-asawa ng iba. Napangiti si Jenny. Malay mo, Captain. Crush din pala kita. Enough. Lumapit si Kael kay Sky at hinila ito palayo sa kapatid. Aba, hindi porket okay na tayo at kaibigan kita, ay ganun-ganun na lamang. Matapang na sambit ni Kael. Don't worry, your sister deserves a special treatment, bro. Anong bro? Umayos ka. Pagbabanta naman ni Colonel sa lalaki. Napakamot naman ang batok si Captain habang natatawa naman si Jenny sa kanya. Napailing na lang ang apat na nanonood sa kanila. Alam na ng mga ito kung gaano kapatay na patay ang kanilang captain kay Jenny. Sa tuwing tinitingnan nito ang dalaga, ay alam na kaagad na mahal niya ito. Sa mga lumipas na araw, si Sky ang naging tagabantay at tagaalaga ni Jenny. Talagang kumuha ito ng isang buwan na leave para lamang mapatunayan sa dalaga ang pagmamahal niya. Panliligaw na ba itong ginagawa mo? Natatawang tanong ni Jenny sa lalaki habang pinagbabalat siya nito ng prutas. It's proposal. Sambit ng binata. I already told you, ayokong mandigaw. Propose ka agad. Grabe ka naman, Captain Suplado. Parang wala akong choice ah. Sinadya ko yun. Sagot nito. Eat lots of fruits. You need lots of energy for your fast recovery. Tumango lang si Jenny sa binata at sinimulang kainin ang prutas na binalatan nito. Bukas pa makakalabas na ospital si Jenny. Natagalan siya sa pagstay sa ospital dahil may butong na damage sa kanyang paa. Aabutin daw na ilang buwan bago normal na bumalik ang paglalakad niya. Hindi naman nalungkot si Jenny sa balita dahil magre-resign na naman siya at magkakaroon siya ng mahabang pahinga. Hindi ka pa rin aalis sa army? Tanong ni Jenny kay Sky. Umiling ang binata. I love my job. Paano kung mag-asawa na tayo? Tapos may delikado kang training, tsaka mission. Paano kung hindi ka makabalik sa akin? Napangusu si Jenny. Naisip ko lang,
Ayaw ko kasing mabiyuda agad. And do you think I will let myself die? Naupo si Sky sa tabi niya at pinagsiklop ang kanilang kamay. I'm not gonna die, Jenny. Hindi ako mamatay. Lagi akong mag-iingat para sa'yo at para sa magiging anak natin. Para saan pa ang paghihintay ko ng ilang taon kung hahayaan ko mabiyuda ka agad? Natawa si Jenny. Masyado mo talagang sinisiguradong sa'yo ang bagsak ko, no? Sa akin ka naman talaga babagsak eh. Kahit ipagtulakan mo ko, hindi kita titigilan hanggat hindi kita napapangasawa. Napangiti naman si Jenny. Hindi niya akalaing tunay na patay talaga sa kanya ang binatang. Lagi siyang sinusungitan at sinisermonan. Iba nga talaga umikot ang mundo. Kung sino pang alam mong hindi para sa'yo, para sa'yo pala talaga. Napahiwalay lamang silang dalawa sa isa't isa nang bumukas ang pinto at iniluwal ang dalawang kapatid ni Jenny. Masyado kang bumabakod. Sabi ni Kael kay Sky. Natawa lang si Sky at sumaludo sa binata. Sinaluduhan din naman siya ng kanyang magiging future bayaw. Kuya Sky, maglalaro po ba tayo ulit? Tanong ni Cloud sa binata. Binuhat ni Sky si Cloud. Yes, maglalaro tayo buong magdamag. Dahil nga maraming inaasikaso si Kael sa opisina, kay Captain Sky ngayon tumutuloy ang batang si Cloud. Wala na mga reklamo doon kay Sky. At mukhang tuwang-tuwa pa nga sa kanya ang bata at tuwang-tuwa rin siya dito. Sa ilang araw pa lang, ay sobrang naging close na silang dalawa. Huling gabi na ni Cloud sa bahay ni Sky kaya susulitin na niya. Kapag kasi nakalabas na bukas si Jenny, ay uuwi na ito sa bahay ng kanilang mga magulang. Doon na rin uuwi si Cloud. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Cloud, pare. Sabi ni Kael, maraming salamat ha sa pag-aalaga sa kapatid ko. Nakangiting sabi naman ni Jenny, nag-aaral lang ako maging daddy. Masarap pala. Sagot naman ni Sky. Dahil doon ay tumawa ang dalaga. Sige, konting practice pa at magiging totoo na rin yan. Narinig mo yun, Kael? Pagyayabang ni Sky sa kaibigan. Hindi ka kasi makaamin kay Summer eh. Anong aaminin sa akin? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwal si Summer kasunod si Sammy. Sinamaan ang tingin ni Kael si Sky. It's nothing. Sagot ni Kael at nagmamadaling lumabas. Ano ba yun? Takang tanong ni Summer. Habulin mo si kuya. Importante yata. Sabi ni Jenny. Tumango naman si Summer at mabilis na inilapag ang dalang pagkain. Lumabas ito ng kwarto at mabilis na sinundan ng kuya ni Jenny. Napangisi naman si Jenny at napailing na lang. Mahina dumiskarte ang kuya Kael niya. Kaya siya na ang gagawa ng paraan para sa love story nito. Magiging madali lang din naman ang bagay na yon dahil alam niyang may lihim din na pagmamahal si Summer sa kanyang kapatid. Kaya ko na. Sabi ni Jenny nang maiupo siya ni Sky sa wheelchair niya. Nakalabas na siya ng ospital at ngayong araw na rin siya uuwi ng bahay ng magulang niya. Sobrang saya ng pakiramdam ni Jenny. Lalo na ngayong nakauwi na siya sa kanyang tunay na tahanan. Itinulak ni Sky ang wheelchair at papasok ng bahay. Sinabi niya sa binatang kaya niya pero hindi pa rin siya nito hinayaan. Sinisigurado talaga nitong hindi siya mahihirapan. Ate, dito na ulit tayo sa bahay nila mama. Nakangiting tinanguan ni Jenny ang nakababatang kapatid. Yehey! Kahit wala na sila mama, para pa rin natin silang kasama. Tama. Sang-ayon ni Jenny dito. Laging nasa puso natin sila mama at siguradong binabantayan din nila tayo mula sa langit. Napatango si Cloud at mabilis na nakbo papasok sa kwarto nito. Dito raw uuwi mamaya si Kael. Sabi ni Sky kay Jenny. Mukhang kailangan ko na rin makakuha ng apartment na malapit dito para lagi kitang nababantayan. Pwede ka namang tumuloy dito. May ekstrang kwarto pa kami. No. Naupo si Sky sa sofa para mapantayan siya. Ayokong magsama tayo sa isang bubong na wala tayong relasyon. Namangha naman ang dalaga dahil sa sinabi nito. Buong akala niya ay tatanggapin ito ang alok niya. Tunay ngang may isang salita ang binata at paninindigan. Kap,
Bakit sa dami mong pwedeng mahalin? Bakit ako ang napili mo? Tanong nito sa binata. Ngumiti si Sky at hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang muka. Simple answer. Because you're my girl. Napangiti si Jenny sa sinagot nito. Aaminin niya. Hulog na rin siya sa binata. Pero gusto niya pa ng kaunting time at tamang panahon para sabihin dito ang hinihintay nitong oo. Hindi muna umuwi si Sky. Nagstay ito sa bahay nila Jenny. Ayaw nitong umuwi dahil wala pa raw silang kasama. Kahit na sinabi ni Jenny na kaya niya na ang sarili, ay hindi pa rin ito umalis. Ang binata rin ang nagluto ng kanilang tanghalian. Balak ba sana nitong magluto para sa hapunan? Pero pinigilan niya dahil may uwi raw na pagkain mamaya ang kuya ka El niya. Kuya Sky, pwede pa rin ako pumunta sa'yo? Tanong ni Cloud sa binata. Araw-araw, pwede. Nasa lapag ang dalawa at naglalaro ng mga kotse. Si Jenny naman ay nakatanaw lang sa dalawa. Gabi na at hinihintay na lang ni Sky na dumating si Kael bago siya umalis. Kuya Sky, thank you po dahil love mo po ako at si ate ko. Thank you po sa love niyo sa amin ni ate. Promise ko po sa'yo, lagi ko pong aalagaan si ate. Sa ngayon, ikaw muna mag-alaga sa ate mo ah. Humiwalay sa yakap si Sky. Pero kapag sinagot na ako niyan, ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya at sa'yo rin. Sagot naman ni Sky sa bata. Ituturing kong Reyna ang ate mo at ikaw ang prinsipe namin. Napapalakpak naman si Cloud na ikinatawa na lang ni Jenny. Ilang sandali lang ay dumating na si Kael kasama nito si Summer. Napangisi na lamang si Jenny sa dalawa dahil parang naamoy niyang may malalim na something na sa kanyang kaibigan at kapatid. I'll be back tomorrow. Sabi ni Sky sa kanya. I'll text you once I came home. Don't forget to drink your medicine, okay? See you tomorrow. I love you. Ingat ka. Nahangiting sabi ni Jenny dito. Ngumiti naman si Sky at lumabas. Nakatanaw lang si Jenny sa binata hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng lungkot nang marinig dito ang sasakyan nitong paalis. Magkikita pa kayo bukas, sabi ni Kael. Nagtungo sila sa kusina at nagsimulang kainin ang uwing pagkain ni Kael at Summer. Kuya, ano pang ugaling meron si Captain Sky? Tanong ni Jenny sa kapatid. Mabait si Sky. May isang salita siya at tumutupad sa pangako. Kapag may problema, idinadaan niya sa solusyon agad. Jenny, kung sigurado ka na talaga kay Sky, hindi kita pipigilan. Tiwala ako sa mukong na yun. Dahil sa tagal kanyang ginugusto mula sa malayo, nakuha niya kaagad ang loob ko. Sigurado akong hindi kanya sasaktan. At siguradong sigurado ako na magiging masaya kayong dalawa. Parang hinaplos ang puso ni Jenny dahil sa sinabi ng kapatid. Thank you, kuya. Masaya ako para sa'yo. Kung magpapakasal kayo ni Sky, isa lang ang hiling ko. Dito sana kayo tumira. Dahil magpapatayo ako ng bahay sa kabilang lote. Ayoko mahiwalay sa inyo ni Cloud. Natawa ito. Dito talaga ang plano ko, kuya. At masaya akong hindi kayo lalayo sa akin ni Summer. Nilingon ni Jenny ang kaibigan. At natawa lamang siya na makita niyang namumula ang pisngi ng dalaga. Kung gaano kasaya si Kael sa kapatid, ganoong saya rin ang nararamdaman ni Jenny para sa kanyang kuya Kael. Hindi na nagulat si Jenny nang maaga pa lang ay nasa sala na nila si Sky at nagkakape. Sanay na siya sa pagiging early bird nito. Dahil ganito na to, kahit nasa ospital pa lamang siya. Kumain ka na? Sumabay ka na sa akin kumain. Umalis na sila kuya, kasama niya si Cloud. Pupunta raw silang Tagaytay. Tumayo naman si Sky at pumwesto sa likuran niya. Itinulak ng binata ang wheelchair niya hanggang sa makarating sila sa kusina. Ipinwesto siya ni Sky malapit sa lamesa bago ito naupo. Nagsimula na silang kumain. Ikaw lang mag-isa dito? Tanong ni Sky sa dalaga. Yes, 1 week na ako mag-isa. 1 week? Iniwan ka mag-isa ni Kael? Gusto nila akong kasama. Kaso sabi ko, nandito naman yung asawa ko kaya ayos lang. Napatango si Sky. You're right. Wait, what? Husband? Tumango si Jenny. Oo,
ikaw. Napaawang naman ang bibig ni Sky at parang dalagang napatakip ng kanyang bibig. Ilang minuto itong tulala sa kanya bago ito tumayo at nagtatatalon sa sobrang tuwa. Para itong batang nanalo sa isang palaro. Are you saying? Nakangiting tinanguan siya ng dalaga. Napahawak ito sa dibdib niya at kita ni Jenny ang pangingilid ng kanyang luha. You're almost killing me, Jenny. My heart beats fast because of you. Natawa naman si Jenny. Kumalma ka, Captain. Tatlong beses naman itong huminga ng malalim bago muling naupo. May dinukot ito sa bulsa niya. At muli na lamang natawa si Jenny nang makita ang isang singsing. Talagang handang-handa ka, Captain, ha? Buti na lang, lagi kong dala ang singsing na to. Kinuha ni Sky ang isa niyang kamay at unti-unting isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ngayon nga isuot ko na ang singsing na yan sa'yo. Lahat ng akin ay iyon na, including my sexy body. You're my boss now, but not in bed. You're my commander, and I'm willing to be your slave forever. Natatawa nitong sambit. Ngunit, bigla itong sumeryoso. I will love you until my next life. And I will promise that I won't hurt you. Thank you for being mine, Jenny. Rivera Javier. Ngayong naisot mo na ang singsing sa aking kamay, lahat ng akin ay iyon na, including my sexy body. I will love you until my next life. And I will promise that I won't hurt you. Thank you for choosing me, Sky Javier. Panggagaya ni Jenny sa sinabi ng binata. Napangiti naman si Sky at mabilis na kinabig ang batok ng dalaga. Napapikit na lamang si Jenny na magtagpo ang kanilang labi. Kasal na lang. Nakangiting sabi ni Sky. We'll fix our upcoming wedding tomorrow. Hindi natin dapat patagalin ang bagay na ito. Bago yon, gusto muna sana kitang ipakilala sa parents ko. Pwede ba natin silang puntahan? You don't need to ask that, Jen. Talagang pupuntahan natin sila. Tinapos muna nila ang pagkain bago umalis. Sa biyahe, hawak-hawak ni Sky ang kamay niya gamit ang isang kamay nito. Ayaw siya nitong bitawan. Para bang magulang ito na takot bitawan ang anak sa mataong lugar. Gustong-gusto naman ni Jenny ang magkahawak nilang kamay. Pakiramdam niya lagi siyang safe. Nang makarating sa simenteryo, ay itinulak ni Sky ang wheelchair hanggang makarating sila sa libingan ng kanyang mga magulang. Sir, ma'am. Sumaludo si Sky sa mga ito na ikinangiti ni Jenny. Ma, mapapangasawa ko nga pala. Inabot ni Jenny ang kamay ni Sky at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Pogi po, diba? Patay na patay sa akin yan. Ma, pa, ito na po yung hiling nyo. Nahanap ko na yung taong makakasama ko habang buhay at magbibigay liwanag sa buhay ko. Natagpuan ko na yung lalaking mamahalin ako habang buhay at ipagtatanggol ako. Ma, ito si Sky. Baka po kilala nyo? Miss ko na po kayo ni Papa. Sana po ay lagi nyo kaming gagabayan. Sana po, masaya na kayo ni Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Sir, ma'am, I will promise that I will take care of your daughter. I will love her more than my life. Bibigyan ko siya ng masayang buhay na deserve niya. Hindi ko po pababayaan ang anak niyo. Naisandal na lamang ni Jenny ang ulo sa bewang ni Sky. Bubuo rin si Jenny ng pamilyang kinalakihan niya. Mamahalin niya ang mga anak niya, kagaya ng pagmamahal sa kanya ng mga magulang. At mamahalin niya ang asawa, kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Pareho silang sumumpa ni Sky sa puntod ng kanyang mga magulang at tutuparin nila pareho kung ano man ang kanilang sinumpang pangako. Hindi maiwasang maluhan ni Sky habang nakatingin sa magandang babaeng naglalakad papasok sa simbahan, nakasuot ng wedding gown. Hindi niya ma-imagine ang taong minahal niya mula sa malayo ay asawa na niya. Ganda! Ganda, mama! Natawa na lang siya at ang mga tao nang sumigaw ang isang tatlong taong gulang na batang babae. Pagkatapos kasi nila ikasal ni Jenny sa West, nabuntis kagad si Jenny. Nang ikatlong buwan sa pagbubuntis ng asawa,
Pinakasalan niya ito. Beach wedding naman. And now, he's marrying his beloved wife for the third time. Parang tumalo ng puso ni Sky nang magpantay sila ng taong minamahal. He can see that her wife is crying inside the veil. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinalikan nito. I love you, my wife. Mahal na mahal din kita, Sky. Tugon ng kanyang asawa. Naglakad ang mag-asawa patungong altar. Buong seremonya ay nakatitig lamang si Sky sa napakagandang babae para sa kanya. Kahit ilang taon na silang mag-asawa, hindi pa rin siya makapaniwalang nasa kanya na ang babaeng matagal niyang mahal. You may now kiss the bride. Nakangiting iniangat ni Sky ang belo ng kanyang asawa. Hinapit niya ito sa bewang at siniil ito ng matamis na halik. Yehey! Mabilis na yumuko si Sky para buhati ng batang babaeng tumatakbo palapit sa kanila. Mama, gusto ko na po ng kapatid. Nagtawa na ng mga taong nakarinig sa sinabi ng kanilang anak. Yung anak na ang humihiling, sabi ni Summer, na 7 buwang buntis na sa anak nila ni Kael. Sayang ang lahi, gawa lang ng gawa. Mamaya, pakikisakay ni Sky. Nagplano na kasi sila ni Jenny. Nasusundan lang ang anak nila kapag naglimang taong gulang na ito. Gusto mo na ba talaga ng kapatid, Twinkle? Tanong ni Jenny sa anak. Opo. Napatawa lang si Jenny at gigilitong hinalikan sa pisngi. Kinuanan muna sila ng litrato sa simbahan bago sila dumiretso sa reception. Sa bahay ni na Jenny ginanap ang reception. Sa bahay ng mga magulang ni Jenny sila tumira. Pinabago lang ng konti ang style para magmukhang bago. Congratulations! Sigaw ng mga tao habang naglalakad sila patungo sa kanilang upuan. Nagpasalamat na ba ng mag-asawa bago maupo? Papa, may surprise ako sa'yo. Nahangiting sabi ni Jenny sa asawa. Can't wait for that, my love. Nagkaroon ng kaunting program sa kasal nila. Sumayaw rin ng mga abay at nagkaroon ng kanya-kanyang production number. Okay, presentation naman ni Bride ang ating panoorin. Nakangiting sabi ng MC. Nagpalakpakan naman ang lahat ng tao. Lalo na si Sky, na mukhang excited si gagawin ng asawa. Nagpatugtog ng isang music ang DJ. Napahiyaw ang lahat at napapalakpak nang magsimulang sumayaw si Jenny. That's my wife. That's my mama. Magkasabay na sigaw ng mag-ama habang parehong pumapalakpak. Nang matapos ang sayaw, ay tumagilid ng tayo si Jenny at hinawakan ang tiyan niyang walang umbok. Baby number 2! Sigaw nito at ngumiti sa kanyang mag-ama. Napapalakpak naman ang lahat at napasigaw. Maliban kay Sky, natulala lang at hindi alam ang gagawin. Mabilis na nilapitan ni Sky ang asawa at niyakap ito ng mahigpit. Emosyonal ang lalaki at hindi nito maipaliwanag ang nararamdamang saya. Thank you. Thank you. Emosyonal nitong sambit sa asawa. Natatawa humiwalay sa yakap si Jenny at hinalikan ng gwapong asawa. Alam ko kung gaano mo ka gustong sundan si Twinkle. Magmula nang maging mag-asawa tayo, palagi na lang desisyon ko ang nirerespeto mo. Di naman pwede yun. Dapat fair. Kaya welcome baby number 2. I love you. Tanging na sabi ni Sky at pinahid ang luha sa pisngi. Araw-araw mo akong pinapahulog sa'yo, Jenny. Araw-araw akong nagiging patay na patay sa'yo. Siyempre, ganda ko ba naman eh? Sali ako. Napalingon sila sa batang babae na tumatakbo palapit sa kanila. Mama, dapat po girl ang kapatid ko ah, para name niya po ay Star. Paano kapag naging boy? Okay lang po. Bibigyan ko siya ng name na Sun. Sagot ng anak. I love you both. Sky said and hugged them. Nagpalakpakan na lamang ang mga tao sa nasaksihan. Namangha sila sa pamilyang kanilang nasa harapan. Hindi nagbabago ang mga ito at mas lalong tumitibay. Gabi na nang matapos ang kaganapan, dumiretso ang maginang Twinkle at Jenny sa kwarto para magpalit at matulog. Si Sky naman ay nakipag-inuman kasama ang mga kaibigan.
Tama pala ang desisyon kong sa'yo ipagkatiwala ang kapatid ko. Sabi ni Kael sa bayaw, salamat sa pagtrato sa kanya ng tama. Sigurado masayang-masaya mga magulang namin sa itaas. Jenny deserved to be loved. I love your sister so much. Kung titingnan mo, parang inosente yun. Pero nakakatakot magalit yun. Laging hinahanap ang baril ko. Just like my Sammy. Sabi ni Will. Ang napangasawa ng binata ay si Sammy, na kaibigan ni Jenny. Mas malala si Savannah. Nakangiwing sabi naman ni Cairo. Ang napangasawa nito ay ang babaeng laging nangaaway kay Jenny. Pero maayos na sila ngayon. Don't forget my Summer. Sabi naman ni Kael. Nagtawa na ng mga ito at nagpatuloy sa pag-inom. Ilang saglit lang ay nagpaalam na sila sa isa't isa dahil pare-parehong buntis ang kanilang mga asawa. Hindi na rin nila inintindi ang paghatid sa isa't isa dahil magkakalapit lang naman ang bahay nila. Nang makapasok si Sky sa kwarto nila mag-asawa, ay napangiti na lamang siya nang makitang mahimbing itong natutulog, katabi ang anak. Naglinis muna siya, nag-toothbrush, bago tumabi sa mga ito at hinalikan ng mga ito. Naalimpungatan naman si Jenny sa ginawa ng asawa. Tapos na kayo? Inaantok na tanong nito. Tumango si Sky at hinalikan siya sa labi. Tulog ka na. Bukas ka na lang bumawi. Napanguso si Jenny at sumiksik sa kanya. Natawa naman si Sky at niyakap ito ng mahigpit. Wala nang mahihiling pa si Sky sa Diyos. Dahil sobra-sobrang biyayang binigay nito sa kanya. Biyayang kanyang pangangalagaan hanggang sa kanyang huling hininga. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Captain of My Heart, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat, and have a good day everyone! Paalam!